Well, ngayon, yung vlog ko is medyo PWD related, no? Na sana nakaka-relate tayo. Well, di ba, sana nitong 2022, magkaroon tayo ng empathy. Maging emotionally intelligent tayo sa kahit saang bagay. Ibig sabihin, kung tayo iniintindi ng iba, dapat marunong din tayong umintindi sa ibang tao. Whether it's kapamilya, kamag-anak, or kaibigan, or kapitbahay man yan. Or kakilala, pat ganun. Bibigyan ko kayo ng example, di ba? Kaya ang hirap maging artista. Kasi, hindi naman lahat ng artista nauuwi sa totohanang relasyon. Guess nyo yun? Bibira ang artista na nauuwi sa totohanang relasyon o yung mga love teams, bibira talagang nagiging sila. Minsan, pang nagiging sila, minsan tumatagal, minsan hindi. Okay? Bibira yung tumatagal. Minsan, yung mag-asawa nga ngayon kasal na, naghihiwalay pa. Pero paano pa kaya yung love team? Kasi minsan, masyado tayong kinikilig. Yung example, yung pag kinilig tayo, ayaw na natin silang makikitang may kasamang iba kasi nawawala yung kilig factor. Kilig factor natin. Well, sa lahat ng bagay, hindi lahat ng bagay is aayon sa ating kagustuhan. Hindi lahat. Okay, maring gusto, may mga taong gustong planado, pero may mga bagay na nangyayari na hindi mo plinano. No matter how you plan it, kung ganong gusto, ganito ka detalyado, minsan naiiba. So ang kailangan sa buhay, nag-a-adjust ka. Minsan naman, pag sumobra-adjust mo, ikaw ang lugi. So dapat nakikita mo rin kung hanggang saan ka mag-a-adjust. Kung hanggang saan yung kaya mo ikompromiso. Hindi naman lahat kasi ikompromiso. So yun dapat yung matutunan natin na this 2022. Hindi ako magsasabi tungkol sa election kasi subjective yun. Kumbaga, bahala kayo dun. Okay, bahala kayo dun. Basta ang inaano ko lang is yung sa atin. Sa atin, kung paano tayo makikitungo sa iba, not intellectually but emotionally and mentally adaptive to their situation. Kasi pag puro emotion, panagalit ka, galit na lang. Pag nagsalita ka, kasi yun yung nararamdaman ko . Di ba? So, kagaya nga lahat ng sinabi ko, hindi tayo kagaya dun sa loob ng Big Brother house na lahat may camera. Then pag lumabas tayo dun sa bahay na yun at napanood natin yung mga pinagagagawa natin sa loob ng bahay, dun lang natin makikita yung mali ng yung mga pinagagagawa natin sa loob ng bahay. So minsan nakakalimot tayo, so kailangan magkaroon muna tayo ng self-assessment. Kasama ako dun. Hindi ako exempted dun. Kasi kaya nga lang ako sinasabi sa inyo na iisang tao lang yung totally nakaintindi sa akin. Kahit yung ayos ng damit ko sa aparador o doon sa cabinet ko ng mga damit. Yun. Huwag na maingay, Ben. Diba? Yun yung mga bagay na dapat natin tignan itong 2022. And meron, mag-ingat tayo sa mga text messages o direct messages sa Facebook na hindi confirm. Diba? Uso yan . Minsan papupuntahan kayo sa ganito, kung hindi naman verified, huwag yung sagutin, huwag kayong pumunta hanggat hindi verified. Uso yan. Kasi magpapasko. Yun na yun . Hindi man lang tignan yung sitwasyon ng tao, basta lang naghahanap ng damay.
may natanggap ako message kanina na yun nga. So iwasan natin yung mag-reply doon sa mga messages na unconfirmed, kasi maraming tao talaga manluloko ngayon dahil kailangan ng ayuda ng iba. So yun lang. Lalabas ko ba to?